Good day, Ka-CRT. Ang i-discuss naman natin ngayon is H parameter. So, the H parameter, H12, is defined as, so alin kaya dito? To illustrate this H parameter, i-recall natin ang drawing ng two-port system. Sa two-port system, meron tayong V1. Meron tayong V2 naman dito. And then, I1. Dito ang I2. Ang ibig sabihin ng 1 dito ay input. Yung 2 naman, output. So, aside from two-port system, gagamit din ako ng matrix. So, para ma-recall to or ma-illustrate, ang matrix ng hybrid ay ganito. So, nandito yung ating H parameters. So, hybrid means magkahalo ang dalawang parameter dito, yung voltage saka current. So, yung lalagay natin dito ay, para sa first row niya, ay V1. Para sa second row, current naman, pero second row. So, yan, hybrid, magkasama ang voltage current. Pagdating naman dito sa matrix dito, I naman mauuna. So, first row, sa second row niya, voltage naman. Okay? So, dito naman tayo. So, meron tayong matrix dito na V1, I2. V1, I2. Then, yung H, meron tayong apat na H parameter. Sa matrix niyan, 2x2 siya. So, ito yung H11, H12, H21, H22. So, meron pa rin tayo ditong I1, V2. So, maa-create tayo dito ng equation para sa V1. So, V1 is ito, yung first row ng H parameter matrix multiplied by this matrix. Okay? So, magiging H11, H12 times I1, V2. Kaya ang mangyari dyan, H11, I1, plus H12, V2. Sa equation na to, if we let V2 equals 0, so pag ang voltage ay 0, ang tawag natin dyan ay short circuit. Ang masusolve natin dyan, if V2 is 0, wala na tong H12 din. Ang masusolve natin dyan, H11. So, V1 over I1 ang H11. So, yung voltage at voltage over current, yan ay tinatawag nating impedance. And since parehas naman silang 1, natawa ang 1 ay input. So, therefore, tatawagin natin itong input impedance. Okay, so meaning ang H11 ay short circuit input impedance. Then, sa equation na to, kung naset natin to na 0 yung V2, next naman natin, ito naman, I1. If I1 equals 0, so kapag 0 ang current, ang tawag natin dyan, open circuit. So if this is 0, I1, tanggal na rin tong H11. So, ang masusolve natin ay H12. So, H12 is V1 over V2. So, meaning, ang H12 pala ay V1, ang V1 ay input voltage over V2. Ang 2, output. So, this is input voltage over
output voltage. Pero ang madalas nating na-encounter, output sa numerator, input sa denominator. So ito baligtad. Therefore, this is called reverse voltage ratio. So, meaning ang H12 ay open circuit reverse voltage ratio. So, dito sa choices, hanapin natin ang open circuit nasa B and C, pero reverse voltage ratio. Therefore, ito yung answer natin. Letter C. Kulayan natin to. Ayan. So, this is how we can recall H parameters. So, try natin yung dalawa pang parameters. Yung H21 and H22. Buray ko muna to. So, ito naman yung kukunin nating equation. I2 equals this row times this matrix. So, meron kang H21 I1 plus H22 B2. Then, ganun ulit. Let B2 equals 0. So, pag 0 ang voltage, short circuit. So, if this is 0, ang masosolve natin dito ay H21. I2 over I1. Then, ano ba itong I2? Output current. Ano ba ang I1? Input current. So, ito yung common na ginagamit nating ratio, output over input. So, we call that forward ratio. And since this is current, so meron tayong forward current ratio. So, meaning, ang H21 ay short circuit forward current ratio. Next naman natin, ito I1. Let I1 equal 0. So, ang mangyari dyan, if current is 0, open circuit. So, if this is 0, ang masold natin dito, H22. I2 over B2. I over B is admittance. Since pares na 2 yan, 2 correspond to output. So, tatawagin natin yung output admittance. So, ang H22 ay open circuit output admittance. So, ayan po ang discussion na para ma-recall nyo ang H parameter. So, thank you sa pagpanood ng video namin. I hope magustuhan nyo at mag-subscribe kayo sa aming channel. Thank you. Good day, Kasi-RT. Ngayon naman, i-discuss natin ang inverse hybrid parameters. So, ang previous discussion ko about parameters ay hybrid. So, from hybrid discussion, ito yung apat na hybrid. Ito yung H11, H12, H21, H22. So, from our discussion in hybrid parameters, na-discuss doon na ang 1 correspond to input. Ang 2 correspond to output. So, this time naman, ito yung isa sa mga related sa ECE board exam. So, which of the following is equivalent to inverse hybrid? So, kung ang hybrid ay H, ang inverse hybrid ay G. G ang ginamit. Inverse hybrid. So, equivalent to G. So, obvious na ang sagot dito. Ayan.
letter D. And yung reverse ratio naman na tinatawag, yung kanilang numbers dito, yung first subscript correspond to numerator. Yung second subscript o second number correspond to denominator. So, for G12, this is correspond to the ratio of input over output. So, yung first number or first subscript for input, yung second subscript for output. Kaya, if you have input over input, or sorry, input over output, ang tawag natin dyan ay reverse ratio. Then, sunod natin kung paano ba natin marerecall yung apat na inverse hybrid parameter na G. So, ito yung G11, G12, G21, G22. So, ang continuation natin, which of the following is equivalent to inverse hybrid output impedance? So, ngayon, magre-recall lang akong konti. So, sa ating discussion ng H parameter, yan, meron tayong ginamit na matrix. Ito yung V1, I2, then ito yung I1, V2. Yan yung sa H parameter. Sa G parameter, ito yung inverse hybrid. So, ang mangyayari dyan, ang ating matrix ngayon, so, if this is now G, ang mga laman ng matrices natin dito ay inverse. So, kung kanina B1, I2, this time, I1, dahil first row yan eh, kaya 1. Ito magiging V, pero since second row, 2. Dito naman, I kanina, ngayon, V, pero first row pa rin. V, kanina, sa hybrid parameter, this time, I, pero row 2. So, rewrite ko ulit to, I1, V2, ngayon, papakita natin yung laman ng matrix G. Ito ngayon nung G11, G12, G21, G22. So, ito yung V1, I2. So, ayan. Ngayon, kunin natin yung equation ng I1. So, ang equation ng I1 dito, ay row 1 times this matrix. So, meron tayong G11 B1 plus G12 I2. So, from this equation, let I2 equals 0. Again, if I is 0, open circuit. So, if I2 is 0, ang masusolve natin dito, G11. So, this is I1 over V1. So, ang I over V ay admittance. So, therefore, this is admittance. Then, 1 yan, pwede natin itong tawaging input admittance. So, ang G11 ay open circuit input admittance. Ang next natin ay V1 equals 0. Kung 0 ang voltage, ito ay short circuit. So, ang masolve natin dito ay magiging 0 itong part na to. So, ang masolve natin dito ay G12 equals I1 over I2. So, ang G12 ay I1 over I2, current ratio. Then, kapag 1 over 2, ang ibig sabihin niyan ay input over output, which is considered reverse ratio. So, reverse current ratio. So, ang G12 ay short circuit reverse current
ratio. So yun yung illustration para sa G11 and G12. Okay, so ang next natin yung G21 and G22. So, burayin ko muna to. So next natin yung equation ng V2. So V2 is equivalent to this row times this matrix. So meron kang G21 B1 plus G22 I2. So isiset natin yung I2 equals 0. And if I is 0, open circuit. So ang masasolve natin dito ngayon, if this is 0, G21 equivalent to V2 over V1. So this is voltage ratio. Then ang numerator ay output dahil ito ay V2. Ang denominator 1, input yan. So this is forward voltage ratio. So ang G21 ay open circuit, forward voltage ratio. So ang next natin ito naman, V1 set to 0. So short circuit kapag voltage 0. So ang masusolve natin dyan, G22 equivalent to V2 over I2. So ang V over I equivalent to impedance. And pare silang subscript na 2. So meron tayong output, dahil yung 2 ibig sabihin output, then impedance. So meaning ang G22 ay short circuit output impedance. Mabalikan natin itong tanong, which of the following is equivalent to inverse hybrid parameter output impedance? So ang sagot natin ay G22. So, yan yung pag-recall natin sa G parameters. Good day po, ka-CRT. So, ngayon naman, mag-continue tayo ng discussion sa mga parameters. Sa mga previous videos namin, nag-discuss na kami ng H parameters tsaka ng G parameters. So, today, we will discuss Z parameter tsaka yung Y parameter. So, simulan natin. Ang Z ay impedance. Z ay equivalent sa voltage over current. Isa yan sa tatandaan natin. So, pwede natin i-set up siya ng ganito. And gagamit tayo ng matrix. So, yung matrix natin, dito, puro voltage. Voltage sa first row, so V1. Voltage sa second row, V2. And ang impedance natin ay yung mga Z parameters na Z11, Z12, Z21, Z22. Then yung I natin, I1, I2. So again, don't forget that 1 is for input, 2 is for output. So kunin natin ang equation 1 or equation V1. So this is equivalent to first row times the matrix of I. Therefore, this is Z11 I1 plus Z12 I2. So, ang una natin gagawin dyan, let I2 equal 0. So, again, pag ang current ay 0, ang tawag natin dyan, open circuit. So, if I2 is 0, ang masusolve natin ditong Z parameter ay Z11 V1 over I1. So, we call this, since VI over I is impedance and pare silang 1 is for the input, so we call this input
impedance. Then, if we let, ito naman, I1 equals 0, ang next na Z parameter natin ay Z12. Z12 is equivalent to B1 over I2. Okay. So, V over I is impedance pa rin, pero magkaiba sila ng subscript 1 and 2. Ang tawag natin dyan ay transfer impedance. From port 1 to port 2. So, ayan ang Z12. Dito, illustrate natin ang equation ng V2. Ang V2 ay rho 2 times the matrix of I. So, this is Z21 times I1 plus Z22 times I2. So, let I2 equal 0. So, ito ay open circuit na naman. Ang makuha natin ditong Z parameter ay Z21. So, this is V2 over I1. So, again, V over I is impedance, pero magkaiba ng subscript 2 and 1. Ang tawag natin dyan, transfer impedance. From port 2 to port 1. Yan ang Z21. Open circuit transfer impedance from port 2 to port 1. Then, let I1 equal 0. So, ang next na makuha natin, if this is 0, Z22. V2 over I2 yan. So, pares ng subscript. Pares na 2. Ang 2 ay output. So, ito ay output impedance. Next is the Y impedance. Next is the Y parameters. So, kung ang Z ay V over I, ang Y inverse of Z. So, I over V. So, ngayon, ang magiging equation natin, I equals Y times V. Pag ginamit natin yung matrix, ito ay I1, I2. Then, yung Y parameters, Y11, Y12, Y21, Y22. And then, matrix ng V, V1 and V2. So, get the equation of I1. Yan, rho 1 times the matrix of B. So, Y11, V1 plus Y12, V2. So, this time, let V2 equal 0. Pag 0 ang voltage, short circuit. Ang makuha nating Y parameter is Y11. So, this is I1 over V1. So, this parameter is called, pareha silang 1. Ang 1 natin, again, ay, ang meaning ay input. So, this is input admittance. If we let B1 equals 0, short circuit pa rin yan. Ang masasolve natin dito ay Y12. So, this is I1 over V2. So, this is called transfer admittance. From port 1 to
Ayan, port 1 to port 2. So, ito naman yung next. Equation ng I2. This row times this matrix. So, meron kang Y21, B1 plus Y22, B2. So, ganun ulit, mga ka-CRT, V2 set to 0. So, pag ang voltage 0, short circuit. Ang masolve nating Y parameter, Y21, I2 over B1. So, this is called transfer admittance from port 2 to port 1. Next, B1 equals 0. So, short circuit pa rin yan pag ang voltage 0. Okay, ang makuha natin dito ay Y22. So, meron kang I2 over B2 from this equation. So, this is called parehing 2 eh. Parehas na 2. So, ang 2 ay output admittance. So, Y22 is short circuit output admittance. Thank you for listening. Please like and subscribe to our YouTube channel.